ibang lo. Charm Fatcon. Bangong kumaka blue. Charm Fatcon. Dali kay may bangon. Saan di pong kulatrak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako si Manilyn Realista, taga-poblasyon Bantay. Isang guro, madami na po akong ginamit na mga gamot. Hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Noong sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750 mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan. Kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750 mg. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose. Dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito. Meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Sa pagpili ng Herbal Food Supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng Herbal Food Supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Action! Radyo! iCured Coffee 18-in-1. Alam nyo ba na ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na collagen, isang natural na protina tatagpuan sa ating katawan. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may mataas na sangkap ng collagen. Ayon sa pag-aral ng Baylor College of Medicine, kapag tumuntong tayo sa edad na 25 years old, dito nag-uumpisa na bumaba ang level ng collagen sa ating katawan na pwedeng magdulot sa atin ng wrinkles, pagluloy ng balat, paninilaw ng buhok, palalagas at pagnipis nito. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Bili na! Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaroon na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan, iinom ako ng charcoal. Nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Baridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa ka-epektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front Macdo Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Action! Radyo! Naragsak na Paskuha, kablaaw kada kayo. Idi si JC Action Radyo, numero uno. Manipod Sunshine City, Lawag iti Pusik, isyo
Sabara, Merry Christmas. Di mabubus pa nagyaman ni panarabayo. Di kang tumakasupa pagpamatagyo. Tatang na ng lolo lola, manumanang ay di kay kumamakumpuma amang taptapaya. Idi si JC Action Radio, ingat ingana. Naragsak a Paskwayo as ang apada. Naragsak a Paskwa kablaaw kada kayo. Idi si JC Action Radio, numero uno. Tilain kamay karipon nuha para serbi. Naragsak, naragsak a Paskwayo. Nagapo oras ti programa tayo, padaanan niya po si Kagen Pilienteg. Ipadante na po live ni Atty. L. Rene Kid Castro, our professor and lecturer iti Lienteg, kenti paglimpingan, pari tira ti programa tayo, alas 2:11. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Doc Herbal Coffee 9-in-1, ang dating herbal coffee pinabisa, pinalakas, pinasarap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti sika ken tilinteg. Gapu ta awan may laksid iti kawanan mo. Sika ken tilinteg iti kada Domingo alas 2 agingay talas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika ken tilinteg. Beno kadalyan na sumangbay manem ti sabali pe parang pi programa tayo sika kentilentig kas gagangay makadakta ko na inay tayo ti professor and lecturer tilentig pari ti rato yung programa Atty. L. Reneo Kid Castro iso na po ti account officer ti Development Bank of the Philippines yan may sapay nga professor ti criminal justice system ti Northwestern University. Tinitudin nga po mapagsasaritam ni Tiriyote Malem, pakasiknam na ti bullying and child in conflict of the law. Anya ka diti makunko na nga bullying, ken may aplikar ka dilang deto ay kariti estudyante. Saan nga ta nga may aplikar kariti marusuro, kariti adalanda, kabayat na anyamit timakon ko ng children in conflict of the law kasi no ti panakayaplikar dito yung paglintigan. Dito yung po ken iti personal nga panakinterpretan na dito yung paglintigan. Babayan ka dito yung professor tayo po, lecturer iti lintig, pari ti dito yung programa Atty. L. Reneo Kid Castro. Kung mablaw kami po ti entero nga lubong, mauawis kami meda po nga may danon kaya iti problema yo, nadada meda po iti kayat yung may lalawag, ken pakalawlawagan nyo, pakasiknam da iti problema, problema iti paglintigan, ken servisyo iti lintig, tayo na po ket may sapay nga private practitioner, ni Atty. L. Reneo Kid Castro, masaraka na po ti opisina na, ijay parola, ijay ti pakasaraka na po iti opisina na, ijay North Parola, Barangay Lidya, Marcos, Ilocos Norte. Babalin niyo po kontaken via Messenger, Facebook, iti Facebook and Messenger account na po El Reneo Kid Ruiz Castro. Wala ti Instagram na po attorney.elreneokidruizcastro. Iti Twitter account Kid Ruiz Castro or TikTok Attorney Kid Castro and YouTube Attorney Kid Ruiz Castro. Dagiti apo ti mabalin nyo pa ipang kontakan kenkwa na
No adda da po rito yung problema yung itilintig. Wano kayo ito iti mabalakadan na may panggap iti problema ito yung apo iti paglintigan. Mabalin nyo lang kontaken na isuna. Mabalin ka rito itaptang when iti social media. Messenger, Twitter, TikTok, YouTube, or even Facebook. Adda po iti social media platforms na karito yung mabuya po wenno maidanon na karito contact numbers na iti social media platforms. Padaanan nyo na po ito interaction portion na ti programa tiyo si Kakem Tilentig. Amabuya po iti Teringo Lubong by Facebook. Mga may ganda kami po via live streaming iti Teringo Lubong. Toy kaksyon nyo ni Aksyon Orlando si itinagam ni Engineer Daryl Camarao. Manipo rin yung technical control. Dagamiya po tigdalanggay, amigdalong tipang buklam na yung programa, alas dos, agpatinga, alas tres imedya, iti kadamalem, ti Domingo. Agsubli kami po, amigdalong, kaya ito ay idasarte po pagsasaritaan, kalpasam na iti palagip tayo. Sika, Ken Tilintek. Aksyon! Radyo! Magandang araw mga kaibigan, ako si Celeste Sanciano, 29 years old at taga Bangued, Abra. Sa kasalukuyay, isa akong medical staff. Bilang isang patient caregiver, madalas akong puyat, pagod at stress sa trabaho. Bilang resulta nito, halos mapabayaan ko na ang aking sarili, nalilipasan ng gutom at nawawala na ng oras sa aking asawa. Laking pasalamat ko sa nagrekomenda ng paggamit ng mga iCare products. Kalakip ang kanilang iCare Supreme Coffee, iCare Capsule at lalo't higit ang kanilang Enjoy Capsule. Sa tuloy-tuloy na paggamit ko ng mga produkto ni iCare, nakita ko ang magandang epekto nito sa aking pangangatawan. Mas nagkaroon ako ng lakas, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa aking asawa. Kaya't salamat iCare sa kumpletos ricados at epektibong produkto na hatid ninyo. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. High blood pressure. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, apat yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo. So sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Butolan. Problema sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front MacDo Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Guys, bili lang ako San Miguel flavored beer sa tindahan, ha? Sama ako! Ako rin? Join rin kami! Teka! Sama ako! Sa Sweet Inuman, everyone's in on the fun. San Miguel flavored beer with sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. So, sino pang may iwan dito? Si Bantay? Oh, sama rin daw siya! Sweet! Make life sweet. San Miguel flavored beer. Drink responsibly. San Miguel flavored beer. Make life sweet. 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga, Max Protectado pa, unique! Max Alaga, Max Protectado!
with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Action! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Okay, padaanan niyo na po ito programa tayo with Attorney El Rene Kid Castro. Oras tayo na alas 2.20. Usapang pangkalusugan by iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sika Ken Tilinteg. Okay, doon na po tayo linya tayo ni Attorney El Rene Kid Castro. Iso na po ti professor and lecturer na ti programa tayo. May panggip ti paglintigan na nasarin na po itang malim na tinituri nga po nga pagsasaritan tayo is about bullying. Dati bullying at isalutsut tayo po may aplikar kadilaing itinagbabaitan na iti estudyante. Saan kaya po nga may iraman na iti manorsuro kadig iti estudyante da. No, intayo interpretare na po iti paglimtigan tayo. Ken, kasanumet deti makonkyo na palaka i-aplikar detoy children in conflict of the law. Amin-amin de ito, ikakilyan iti antero ng lubong pada ano niya po ito yung portion di programa at panilalawag ni Attorney El Rene Kid Castro. Nimbaga malim na po bagado? Yes, sir. Good afternoon, Matt. Can hopefully I will be able to deliver well this topic today, which is the Anti-Bullying Act of 2013, including its implementing rules and regulations. So actually, siguro ti kuma gayom ko nga bugada ti dito'y DepEd ti mangilaw-lawag. But then again, hangkumot nga control iso na may bagat nga pagbaling nga speaker, but hopefully we will be able to answer also the questions, or we will be able to explain very well yung law na to. And before that, sir, kaya't kuman lang kablawan dito barong abugada nga nakapasay ka dito 2023 bar exam nga kaklase mi. Ngayon tatala ka nag-exam ni Rosemary Barnido Madarang iti Bakara. And kasamitin kablawak ni Apo Governor Matthew Manotok. Di pinagkasangay na kasamitin ni Ma'am Josephine Kalahati. And ni mother ko ni Gregoria Castro. So hanggang kakasangay kadeto'y napalabas nga lawas. At sabi ko mata, I will be able to deliver this topic, which is the Anti-Bullying Act of 2013, including its IRR and related or allied laws. Kasi as we all know, kadeti na palabas nga alal daw or bulan, kita dadagiti bullying, na napaspasamak iti pagadalan, kita it is actually our responsibility to protect the rights of children. So when you talk about children, those who are below 18 years old, so they are the minors. So we will know what is the responsibility of those children who also inflict harm or danger to other children. Kasi kaya tingilaw-lawag ka dito yung amalim, tapno, mapakamom mo, digiti ubing despite the fact that the law recognizes that there is a limitation when it comes to the in punishment for minors or those who are 18 years old below, but then again, under our Juvenile Justice and Welfare Act. So, but it is not does not mean nga dagito yung ubing at gaputa dada ito'y protection na ipoprovide iti lintag tayo
they do not have any responsibility at all. That's the reason why siguro nga they get it to magat, parang they feel as if they are well protected by the law. Yung law natin, it is not intended to protect our wrongdoings towards other other kids or other children. Kasi baka di giti ubing at di panpanunutan dagat, they feel like they are well protected. That's the reason why they have the many reasons to cause harm to other people through this what they call bullying. So intay lawlawagan ka dating aldaw, and hopefully I will be able to share some of my knowledge, and it would be able to create awareness. Ayan, kadagiti alang nga, dagiti ubing and kastamit din, kadagiti naganak ken dagiti agserserbiti eskwela, wherein they are the yung mga teachers natin are regarded to be the second parents of these children. So the way I ano kasi I look at the law, it's more of its rationale, yung ano ba talagang intention ng law. This is not to cause, in the first place is to maintain peace in the in school. At di mo tipi naka bottom line na eh, at na kung merong mga regulations na to, it is not to cause punishment to the children. Hindi yon ang goal, kundi rather to keep the or to maintain okay peace and order inside the school. So could you imagine, dapat kasi ang school is the second home where you feel safe and at the same time you are learning. Kasi dati nangyari kasi kumati may isa nga na damag nang igantayo iti the news nga may isa nga ubing that he caused harm to another kid through to another child using ano, di ba? Parang nagusar sa itikot chilyo, peso ba di dyan? I'm not in particular with that. And pinadara na by way of stabbing his fellow student at ilading ras sa pabugado kapo iti personal reason iti nagbaitan da iti duwa. Do we consider that as bullying? Yes, kasi ano detan eh. That would fall under this. But then again, as what I told you, we have the Juvenile Justice and Welfare Act na which limits the punishment of those children involved in a crime. So, kaya lang, yun nga yung sinasabi ko, they might be, for example, yung age nila is considering na 15 years old above. Below 15 years old, 15 to 18 years old, I mean. So, if that is their age and with the surrounding circumstances, that child acted with discernment, at that gusto nga panunod through the circumstances, it can be gleaned or it can be established na meron siya talagang intention to harm that another child, pwede siyang can be criminally liable. Yeah? At daraming makon ko na nga suspended sentence if he or she will be proven to be criminally liable. But then again, kaya ngayong we have this Juvenile Justice and Welfare Act, ang goal naman nito is to as much as possible yung a crime that is punishable of to, if I'm not mistaken, to a penalty of more than 6 years and above, like in that case, di ba? Parang merong ano yan eh, it's either attempted homicide or attempted murder, kasi it depends upon the surrounding circumstance. With that, di ba? Parang
yung nga, yung sinasabi ko, pag if the surrounding circumstance would mean that there is a discernment or a deity nananay nga panunot, DJ Ubing, nga nang nang sakit ganun nga nang nagdadala ng Ubing. Well, din ang ana, so he might be prosecuted for that crime that he had committed. Yeah? Okay. So that's the that mean, Apo Bogado, nga oray the accused or the suspect is minor, it will be covered, DJ Kaso, na under the bullying law? Inaan namin kasi, sir, dito namin bullying law, tayo, ay, when I try to go over with this bullying act of 2003, it's more of ano dito, it's an act requiring the school, it is more focused on the responsibility of the school. Okay, the responsibility ng ito ng eskwelahan na they are more into requiring the school to adopt policies, okay, and how to prevent or address the acts of bullying in their respective institutions. So, yun ang focus. Hindi siya naka-focus doon sa criminal. Okay, criminal aspect of the crime that that is brought about by bullying. So, hindi siya naka-focus doon. Kasi in the first place, when you talk about elementary and secondary schools kasi, they are handling children that are below, most likely, yung mga bata pa na nandyan are below 18 years old. Okay, so hindi mo naman sila pwedeng, they should be required to be made criminally liable for their acts concerning to the result of the act of bullying. Kaya yun, ito lang is more on the yung ating RA 10627 or the Anti-Bullying Act. It's more only on the requirement of the school to adopt a policy to prevent and address the acts of bullying. So ang tanong siguro, so what then would be the punishment of the school for possible non-compliance of this act or this law? So I think the ano naman DepEd have already made a prescribed administrative sanction, okay, particularly the school administrators who fail to comply with the requirement of this act. So it could be in the private or the public schools. Yun lang naman eh yung ano nakikita ko dito ng parang tawag nito yung purpose of coming up of this law. Okay, so if the intention of the law about the bullying act of the Philippines sa Pabogado, kahit na kadi nga sa WEM niya dito iti ako natin nga may aplikar in the imposition of discipline dagiti school administrations to their students and their children? Actually, dito it serve as their guidance. This Anti-Bullying Act of 2013 and it is in its implementing rules and regulations will serve as their guide on how to minimize or to prevent the happening of bullying in schools. Mm-hmm. So meron siyang procedures on how to deal with it at the dito'y lintag na dito'y, and at the same time what is its corresponding punishment if the school fails to implement effectively the provisions of this law. So like for example in that case na merong incident, okay, so syempre that is still subject to the investigation of the Department of Education. So if they find out
that there is lapses on the part of the school, then there is a corresponding administrative sanctions to those people who are who failed or have lapses pertaining to this violation of this act. Mm-hmm. And since we have the anti-bullying act of the anti-bullying law of the Philippines and will serve as guidance to school administrators in the imposition of policies to discipline their children or their students and pupils nagbasbasa ka dito yung pagadalan. So apobogado, kahit nakadingasawan niya, if the school administration fails to contain possible bullying within the school among the students, there are sanctions to be imposed against those administrators of the school and their professors. Dati ko na dito yung it's not my personal view, but rather it is that is what is contained in the law. So sabi niya na when there are lapses pertaining to the implementation of this law, so that would correspond to an administrative sanction to those who failed to perform their duties in the implementation of this anti-bullying act of 2013. So yun ang effect niya if this will not be implemented. So ang tanong kasi natin siguro is what are to be considered bullying acts or prohibited acts under this law? Siguro DJT, when you talk about bullying kasi, it is there are different types of bullying. Pwede naman siyang cyberbullying, di ba po? So when you talk about bullying, it's a form of severe or repeated use by one or more students of a written, verbal or electronic expression or a physical act or gesture or any combination thereof that you cause or placing the other person or kid, okay, or child, a reasonable fear of physical or emotional harm or damage to his property, or you create a hostile environment at a school for the other students. Like yung nangyari, di ba, nakakatakot. Yung takot mo yung kasama mong mga estudyante, or you are infringing on the rights of another student at another school, or you are trying to substantially disrupt the education process of your school. Okay, so those are the acts of bullying. So nandyan siya sa law. So if you try to go over with it, pwede niyong tingnan. So in short, ang sinasabi lang natin is, siyempre, we know that the act of harming somebody, okay, that is a form of bullying. Okay, so can it be physically, kasi binugbog mo, or it can be emotionally, or through social media, di ba? Yung paninira mo. So these are all forms of bullying that this act is trying to prevent to happen. So ang gusto ko lang i-emphasize dito is that it's not because this anti-bullying act of 2013 is focused on the responsibility of the schools, but then again, it is also a reminder to these children. Alam ko hindi naman na, lalo na yung nangyari in a certain school na meron pananaksak. So with their age alone, you can already see that they have already discernment of their act. Yun lang kasi sa Pilipinas, diba, if I remember it right, yung kasing ano natin, age of criminal liability, diba, dati 12 years old. So when they came up with this amendment of the
previous law, ginawa nilang 15. So, thinking na yung mga bata ngayon, they are already exposed to a lot of information through social media. So, sa tingin ko, siguro, this is just my personal view. Yung ano na rin, pag-isipan ulit na baka pwedeng babaan ulit yung age of criminal liability kasi ang edad na 15, marami na yung alam. Okay, sa mga bagay-bagay, alam na niya kung ano ang tama at mali. Kaya nga, sabi ko nga, yung when I heard about that, ano, yung pananaksak sa kapwa niya estudyante, naisip ko tuloy na sana yung the school will also include in part of their discussion about the Juvenile Justice and Welfare Act na it's not because you are a minor or below 18 years old wala ka nang it would exempt you automatically from criminal liability. So hindi naman, kasi if you are 15 to 18 years old and you acted with discernment, gaya niyan, di ba? Sa tingin ko, he acted with discernment. Alam niya man niya na kung yung isang kutsilyo ay ano mo sa isang kapwa mo bata, pwede niyang that might kill the other child, di ba? So he acted with discernment. So that can be a reason to file the corresponding criminal case against you. Sabihin man natin you will be convicted, di ba? But then again, pwedeng sabihin natin suspended sentence. Kaya lang kasi yung intention of the law is really to protect the child. Yun ang intention. Kaya lang kasi ngayon yung nangyayari, parang yung mga bata, alam nila na they are exempted from criminal liability. Parang ginagawa nilang rason yun. Okay, pera de los venos. Magiging rason na nila na okay, exempted tayo. Parang they were given that freedom, shall we say, to cause harm to another, na hindi naman pala kami makukulong. So I have to make clear for that na hindi totoo yun. Kasi when you are 15 to 18 years old and your act is the situation surrounding your act will show that you acted with discernment or at dahiti gusto nga pa nagpanpanunot mo. Like for example, kuma, di ba? Dapat di kiti mapaspasamak ng rape among di kito'y teenagers, di ba? So, like for example, when you talk about when what person acted with discernment, ngamin, kastoy kuma, di ba? No kuma, di kito'y being nag-iinom da. So, di kito'y being nga painuman dan di kadwadan. And eventually, detang drinking spree will result to a rape case. Kasi tintong tobranan, tinalian na tuntay imanan, ikursunada na, inaramid na dete, karumaldumal na pangahalay. So, later on, siyempre, magre-reklamo ngayon yung victim. And then sasabihin niya na nang bata na yon na no, it's not I'm not criminally liable, it's because unang-una bata pa ako, I'm below 18. But then again, with this, that surrounding circumstance naging, di ba, tinalian mo pa, pinainom mo pa bago mo gawin yung pangahalay. So that shows that there is discernment. Okay, nasa tamang kang pag-iisip na you really have that intention na to commit that crime of rape. Kaya huwag niyong gawing reason. Okay, na yung discernment ay parang ano lang, yung
magbilis lang gamitin as para gawing depensa para sa nagawang krimen. Okay, even if you are a child, this is to remind yung ating mga kabataan na itong word na discernment is your ability to judge well. So do you think it's right and proper for you to di ba, yung halayin yung isang kapareho mong bata at ginawan mo pa ng ginapos mo pa, pinainom mo pa. So you know, this is just a reminder in that situation, apabagado kaspagarigan at dalarigit instances nga as you cited, wherein drinking spree happened, unfortunately along the way kapo iti impluensya ti arak at dadaligit iti kasto nga krimen nga mapasamak. Do we still, or will the law still applies to them? Porque we expect nga at dadan itiruar iti pagadalan. And then, is the adakadi palang iti liability and responsibility of the school over their children outside the school, most especially nunalpasin iti klase da. Itultuloy tayo man na pabagado explain di ato, ega po taumon oneg, bumaybayag, pamintintas sa di ato yung intay pagsasaritaan because as you've said, dito ikat panggap na nga may impersar iti disiplina, kaliti ubing, iti nagbabay tanda so that the proper education para kanyada, kabayatan ti kadada kaliti oneg ti school campuses, kahit maipamaysa, kahit maipasagipsep ka na kwada, and understanding and compassion among themselves will be exercised while in the school nga agbasbasa. Nga itanong tayo rito yung aporsyon, di kaya nga panakailawlawag na kalpasan man pa rin iti palagip tayo, manipon pa iti technical studio. Apo bugat. Sika, Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Star Wax! Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig, Mrs. Star Wax! Kita na to the max! Star Wax, the number one floor wax. Andaan waterproof formula. Sibugan man iti tanong, nagsubliti sila piti datar. Star Wax! Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach, dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya'y protektado, Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ang iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1.
Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw, ako si Sefa Galang, taga Kabugaw, Ilocos Sur. Dati po akong nahihirapan sa pagtulog at hirap sa pagdumi. Inirefer po itong iCure 18-in-1 ng kaibigan ko at sa loob lang ng 3 araw na pag-inom ng iCure 18-in-1 ay bumalik ang aking magandang pagtulog at naging normal din ang aking pagdumi. Kaya salamat sa iCure 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Sikang Ken Tilinteg. Adan napalabas 52 minutos ti alas 2. Itultuloy ti apong idanon ti programa ti Sikang Ken Tilinteg. Mga may ganito yung pala po ti Professor and Lecturer ti programa tiyo kaniti paglintigan tap tinikastigit may one tiyo for our guidance and for purposes of education. Kasa nang nangganyo na po tinasapsapag ang daway kit ti mapagsasaritan tiyo kit pagasikna na po ti Bullying Act of the Philippines of 2013 aglalalo pagasiknam da iti estudyante and school administrators. Iso ako natin apo na tayo agasang wanin apo tayo para komersyal. May aplikar ka din ito nga pagdintingan para ka iti estudyante. Iti ruwarte pagadalan aglalalo na dadariti mapasama kas dinakamata tayo ni Atty. El Reneo Kid Castro. Apo Bagado, please. Okay, so nadamin matdagiti at naganante prohibited acts defined under this law. So, the question tayo siguro, that what if it was already done outside of the school premises? Mm-mm. So, this is just my personal view. So, it's already outside of the school na wala namang connection sa paralan. So, that cannot be, shall we say, it is part of this anti-bullying act. But then again, there are also the act of example, diba, that you could, it originated from the school, no, based on the surrounding circumstance ng rugi di eskwelaan na nagtultuloy itirwa. So it also extended beyond the school premises. It was done through social bullying, cyberbullying. Okay, so under the law, so that would fall under an act causing damage to the emotional well-being of a student. So that would still be covered by the law. Okay, so yun ang nakikita ko na isang instance na even it's already done outside of the school premise. Like for example, cyberbullying. So even it did not happen within school grounds, so that is still considered to be a prohibited act under the law. Okay, and now if still part of the law or it still covers this concerned students outside of the school
premises nga dati mapasamak itinagbaway tanda. How about the school administrators? Are they still responsible of these deeds committed by their students even outside the school campuses, abogado? Okay, so of course, adamanin the GT procedures as provided for in the law and how they should establish fully free school. So, di ba, nandito sa law natin na they should make some reportorial acts na gagawin when there is an observed act of bullying that is done by other child, di ba, or other kids in the school. So, if that is manifested na wala silang ginawa or actions that is being made by the victim to the school, so the way I look at it, there is now, shall we say, lapses on the part of the school that they can be made administratively liable. So meaning, no kas pagarigan na dadaman dito kas tiya pasamak, even outside the school campus as kahit no saan may i-report niya rod kanya da apobogado, who will take care of the criminal aspect of the incident? Will it be the school administration or the PNP? Okay, so, di gamin sir, no kas pagarigan ko, it already happened outside the school premises. So, ang ating ano dyan is parang what I mean is that, di ba, it's already beyond, of course, the control of the school. Mm-mm. So, as a basic rule, as a general rule, syempre, if it is already outside the school premises and it is already beyond the control, of course, of the teacher, so, as a general rule, the school administrators or the employees or the teachers will not be liable anymore. So, ang tanong, so what, kung may mga nangyaring ganyan, so kanino na ngayon magre-report yung mga concerned students? Okay, so pwede na silang mag-report with the DSWD or pwede na rin silang mag-report sa PNP. Okay, for them to be guided accordingly of what to be done in order to resolve the matter. Mm-hmm. Kasi in the first thing, sabi ko sa inyo na this anti-bullying act is actually to directed to the school na they should establish a school that is bully-free. But then again, when you talk about also the criminal liability of the child or children that are involved, so they are covered under the Juvenile Justice and Welfare Act. But then again, yung those children that are in conflict of the law or child in conflict with the law, okay, so meron na yan. Punta ka na lang sa ano natin, sa PNP. Meron silang women's desk doon. Mm-mm. Women and children. Doon ka na magpa-assist. But then again, yung sabi ko nga, if that child is, shall we say, na they are exempted from criminal liability kasi it's either he is, his age is 15 years below, or if it is, if he is 15 years but below 18 years old but he acted without discernment, he is exempted from criminal liability. But it does not mean that that child is exempted also from civil liability. Mm-hmm. Kasi magkaiba kasi ang tinatawag na when there is a crime committed. So tingnan mo lang sa ating revised penal code, andon na every person that is criminally liable is civilly liable. So kaya lang kasi when that involves a child under the Juvenile Justice and Welfare Act, na sinasabi niya na if the child is below 15 years of age, exempted from criminal liability. And also if a child is above 15 but below 18 and who acted without discernment,
is criminally exempted from criminal liability or criminal responsibility. But then again, ang sinasabi lang niyang exemption dito is criminal liability or criminal responsibility. So, hindi naman niya sinasabi dito na they are exempted from civil liability. So, when you talk about civil liability, ayan na yung pumapasok yung monetary obligation. Pwedeng i-charge yung bata na yan ng actual damages. Tapos lang kung madeta, napasamak, napamagkong. Mm-mm. So, you as a child, you are exempted, shall we say, from criminal liability. Mm-hmm. Totoo yun. Pasok ka. Kasi sabihin natin, above 15 ka, below 18, and you acted without discernment, for example. But then again, you are causing your family to pay in your behalf that civil liability. So imagine mo, no kumati masapol, DJ binagkong na, katsagas o taribo. Ayan, yung pinagpagas na. So, kakasita pamilya, magbaybayad. Para lang kadeta, damage niya, you cost to another child. Okay? So, kaligit yung bing, deta kumati pasagapsup da, deto yung laro, nga karigatan, di panagbiyad. Mm-hmm. Nga nagrigat mo, nga isakad, di pasano, di panagad, panang paadal, tinaganak kanyang. Saan to pala ma-involve. So these kinds of bullying activities nga nagangram kay Padam nga uwing. Okay, shall we say, unang narodan nga you are exempted from criminal liability. But then again, you are made answerable with the civil liability. So take ko na ko, no, binagkong mo ko nga. Sabi niya nga, 100,000 tibayada. O pangalalaan nga rin, tinaganak mo ita. Ipang bayad na. Diba? So, you know, kaya baka deta pay naganap po, niti will be made responsible if they would fail to give that money. Diba? Kasi speaking of parents of these children involved, awang kadimit ni criminal liability dalong kas pagariga na po, Bugado? Okay, so, siyempre, no, I mean, huwag nga rin, deta ti Arana, diba? So, baka pay magbalin pay nga, child protection law. Mm-mm. Kasi nga rod, ubing ka nga rod, nga makuna. Okay? Or they might be liable against violence against women and nagadot yung mabalin mo nga sa pulan nga lintag at no you made your parent liable for your act na hindi naman nila ginawa, di ba? So, you know, there are other things, other laws that your parents will be made liable because of your failure to pay that civil liability that is required because of the crime that you have committed. And talking about specific case, Abogado, di dyan napasamang kita ding rasko natin. Oh. They are both minors. Unfortunately, di dyan nagbayang niya biktima kit di manon pa yung ICU. So in that situation, expected di dakil iti gastos da. Di dyan ko natin yung monetary consideration. Who will determine? Will it be the court or the school? Hindi, anong aming deta, sir, ay ako pa yung nakadaanon nga may G-Corte. Ayan, dito'y naganan, dito'y nangyari. Kasi ako pa yung involvement ni court kasi there is no filing yet of a criminal complaint against the other child. But then again, siyempre pag pumunta ka na doon sa ano natin, di ba, idadaan yan sa, for example, nag-seek sila ng assistance of a pre-legal service through the public attorney's office. Magpapile sila doon din sa fiscal's office. So then again, yung mga ganitong kaso kasi na involving children, sabihin natin na it will not reach the court kasi involving child kasi yung mga yan. But then again, ikaw na bata na involved kasi ang ina-avoid kasi ng law, which is the Juvenile Justice and Welfare Act, is the involvement of the court na yung mga bata will be subjected for judicial proceedings. Kaya nga meron tayong tinatawag na when the child in conflict with law,
Okay, so under this juvenile justice, baka pwede pang yung bata ay gawan ng intervention program. Okay, intervention na i-determine something like counseling to that child. Okay? Dahil para baka kailangan niya talaga ng counseling. Okay, or further education to the help of a social worker. Pwede sa DSWT or pwede naman siyang dumaan sa diversion program. Okay, or something like a treatment. Okay, magkaroon ng treatment with that child that is in conflict with law. So, yun lang kasi ang... But then again, this law is intended to really protect the best interest of the child. Kasi alam na natin na kung bata, ito kasing law natin, nire-recognize niya na yung, syempre yung mga bata, hindi pa sila nasa tamang pag-iisip. Okay, para sa kanilang sarili. Kaya lang kasi, sa EDSA ngayon, siguro, this is just my personal view. Okay, so personal view ko lang, siguro kailangan na rin, diba, ito yung sinasabi nga ni President Duterte na kung pwede nga lang, taasan ay babaan itong criminal, yung babaan ang age ng exemption from criminal liability. Kasi thinking na yung 15 years old ngayon ay talagang nakakapag-isip naman na siya ng kung ano ang tama at mali. Okay, so like for example, the act of harming another person or another child, is it bad or good? Siyempre alam na rin niyang i-discern kung tama o mali yan. Kaya nga itong batas din, siguro at this point in time that these kids are already exposed to the social media, ang dami na lang information na nakukuha, so alam na rin nilang mag-discern at that age na 15 years old. So, hopefully consider yan ng ating mga legislators na baka pwedeng babaan yung age. And one thing more, ito lang kasing Juvenile Justice and Welfare Act is not in, this is intended to protect nga the interest of the child. Kasi minsan kasi ang mga bata din, they are vulnerable to these illegal acts. Kasi dahil alam din ng mga criminal na exempted ang mga bata, ginagamit din sila to do illegal activities. Kasi kung halimbawa yung bata ay nahuli, eh nalaman na sa birth certificate nila ay bata pala ito. So definitely, hindi na siya exempted na siya from criminal liability. So isa din yan na ginagamit ng mga sindikato yung mga bata to commit illegal ano. Kaya siguro ganito rin yung ginawa sa batas na hindi sila, they're not made criminally liable. But then again, kung sa eskwelahan, i-relate natin sa eskwelahan, ano, Anti-Bullying Act of 2013. So, although the school has that obligation, okay, to look after the welfare of every kid, particularly bullying, siguro, it is also an obligation on the part of the parents to remind their children na yung mapananakit sa kapwang bata mo o kahit sabihin natin kahit hindi bata yung sasaktan niya, that is not good, that is bad. Okay, so yun lang kasi yung ano eh, yung siguro we failed also to remind na kung meron kang gagawing pananakit sa yung kapwa, you will be answerable under the law. Yun sana kasi. And one thing also in the school also, as well, it should also be reminded that part of their discussion in a particular subject, like siguro kung meron pa silang I am not particular anymore with the curriculum, kaya lang pwede kasi siguro nilang insert din yan na before the start of the school, kahit paano i-discuss din ito. Okay, na Before the start of the school or during meeting with orientation. Yeah, correct. That is the best word to describe the introduction dito yung paglintigan tayo. Because agpepesunay ko natin, abogado nga, it's not only the school who is responsible
iti panaka disiplina, orientation of their children, of the pupils, but also their parents. Is their moral responsibility, while the school is also responsible of their pupils and their students in disciplining their children by way of lecturing them during their subject nga part of the orientation and education involving this law, the Anti-Bullying Act of the Philippines, ma-introduce kanya dito eh. Nakapinpintas di panila dawan tayo so that both parties, the teachers and their parents of these children and students will also be given the opportunity nga may pasigipsip ka dito yung anak na kem dito yung estudyante da nga dedikastoy nga paglintigan nga sursurutin tayo iti pagilante Pilipinas tapnulaing may pakat dito yung anayin nga disiplina and proper conduct of their children and their students inside the school. Palpalawat ito nga mga danon may panggipi ka dito yung apo. So take note mga teachers, mga parents involving their children iti man elementary or in the secondary, padaan niya po rito nga panilawag ni Atty. El Renee Kid Castro as a lawyer interpreting the law, its intention, and no anya iti kayat na sawen. Babayan ka iti programa ti apo si Kaken Pilinteg. Kalpasan man pa iti palagip tayo manipod iti technical studio. Sika, Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Oras de programa tayo, Sika, Ken Tilinteg. With Attorney El Renee Kid Castro, our professor and lecturer, Pagsiktan Tilinteg, itinito yung programa tayo, alas 3:12. San Miguel flavored beer. Make life sweet. Swak sa budget, panalo sa sweetness. Drink responsibly. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw sa atin. Si Christian James, 22 years old at kasalukuyang naninirahan sa Rojas, Isabela. Nais ko lang ipabatid sa inyo ang visa at kagalingang nakuha ko sa paggamit ng iCure products. Matagal ko nang dinadanas ang sakit na asma. At tuwing dadalahikin ako ng panghihina at hirap sa paghinga, kinakailangan ko pang gumamit ng mga inhaler para lamang maibsan ang ganitong uri ng sakit. Pero nang subukan kong gumamit ng mga produkto ni iCure, lalo na ang kanilang iCure Supreme Copy, kasabay ang pag-inom ng iCure capsule, nabawasan ang aking panghihina. Hindi ko na kailangan pang bumili at gumamit ng iba't ibang klaseng inhaler na kung susumahi talagang magastos. Kaya mga kababayan, bata man o matanda, well recommended ko ang produkto ni iCure, lalo tigit ang kanilang iCure Supreme Copy at ang kanilang iCure capsule. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Gastan no Smart iti dishwashing paste at a double tanggaling formula. Tanggal-galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kumbisyon, ako'y nasugatan na year dito sa aking palad. Ang ginawa ko po ay pinapatakula ng pulbit. Napakabilis maghilom yung isugat. Sarandan ko'y napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtrabaho. Kung masyadad ko ngayon, ako'y nang-aari pa sa palayan. Gusto ko lang po, 6 na 8 ang gulang. Problema sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch.
Salawag City. Matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front MacDo Bacara Road. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Guys, bili lang ako San Miguel flavored beer sa tindahan, ha? Sama ako! Ako rin? Join rin kami! Teka! Sama ako! Sa Sweet Inuman, everyone's in on the fun. San Miguel flavored beer with sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. So, sino pang may iwan dito? Si Bantay? Oh, sama rin daw siya! Sweet! Make life sweet. San Miguel flavored beer. Drink responsibly. San Miguel flavored beer. Make life sweet. 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Action! Radyo! Dating oras, kasaksalap na kayo ni Doc Herbal Coffee. Available at 9-in-1 Insulin Plus and 21-in-1 with collagen and glutathione. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. San Miguel flavored beer. Make life sweet. Swak sa budget, panalo sa sweetness. Drink responsibly. Usapa ka pang kalusugan by iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. The number one floor wax. Andaan waterproof formula. Sibugan man iti danom, agsubliti sila piti datar. Star Wax Wax. Kintong na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ang pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball. Bamungo maga-bloom. Charm Fat Ball. Gamitay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology. Bado kit ka-bloom iti banglo. Charm Fat Ball. Bamungo maga-bloom. Charm Fat Ball. Gamitay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapag-rekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapabuti ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Digito'y digiti na nga back the 9th weekly draw to MBC Milyones. Lychel Dira Banal, iti Barangay 55A, Barit, Lawag City. Diana Sevilla T. Ramos, iti Barangay 12, San Cayetano, San Nicolas. Kenny Virginia A. Benito, iti Barangay Santiago, Solsona, Ilocos Norte. Umailaing alain ti premio, iti DCJC Action Radio Lawag. Congratulations! Si Kang Ken Tilinteg. Anyway, kasangwala na po ngayon tayo danon dati maudi nga salutsud para kay ni Atty. L. Rene Kid Castro. Congratulations sa abogado for formally taking your oath as Director of Region 1 for Philippine Association for Intellectual Disabilities Incorporated. This is a non-stock and non-profit organization that was established for the growing interest and concern on the welfare of intellectually disabled people in the Philippines with organization of private and public institutions dedicated to serve the intellectually disabled people. Membership is open to all who has the passion for the organization's purpose. I was moved when I took up my unfinished business, which is my master's in education, major in special education. So, abogado, congratulations to formally to formalize your membership in the board of directors kadating organization the Philippine Association for Intellectual Disabilities Incorporated. Now abogado, may panggap ka dito itaptang as if it takes two to tango kunadang arod because the intention of the law is for the protection of children. Iti possible harm and humiliation kunatyo by way of enacting this law, the anti-bullying law of the Philippines. It takes two to tango in a sense nga masapol dati complementary effort not only the school administrators and their teachers but also their parents of these children. Tapno ito yung stigit ng anay, iti chay panaka-orient na iti ubing, iti proper conduct and proper discipline while in the school or even outside the school nga kunatayo. Now, kadito'y nadakamatidatay nga compensation nukas pagarigan at dati mapasamak iti rito'y taking into the situation dati napasamak tita Dingras, Ilocos Norte, di kaya ito yung mani-address dito yung abogado, kasunod pa ng resolver dito na dito monetary consideration, will it be among the parties concerned or in front of the school administration, most especially it happens inside the school campus, and their children of this involved students nga masettle dito yung nukas pagarigan at dito monetary consideration na? Makulakmat si Raya dito eh. Because under the implementing rules and regulations of this law, di talaga nga min requirement is, di ba, tiko natin nga rod, this is to require
to require yung mga ating mga schools, elementary and secondary schools, to have a bully-free schools. Mm-mm. So that should be through yung sinabi ko kanina, di ba, sir, nga there should dapat ngamin iti paglugitik di klase katadamahon ko ng orientation. Mm-hmm. So actually according to the IIR of this law, the school is required to come up with a handbook, anti-bullying handbook, na that will guide them, will guide okay, the school as well as the students and the parents, okay, regarding bullying. So they are dapat nandun sa handbook nila na discussing about this bullying. Mm-hmm. So including the corresponding obligation, should there be a case arising from the act of bullying. So in that case, like Deti Konam Siraya, who will shoulder nga road? DJ responsibility. Okay, na obligation, financial obligation, okay, regarding the act, di ba, na the act which caused harm to that other child. So, timot mauna kita, Sir Raya. Although, siyempre, DJ, child involved who caused harm to another will the person principally liable. Okay, to shoulder the monetary obligation. So, tiko natin nga rin ito tayo, no DJ mat on the part of the school administration. So, there is a corresponding administrative sanction should there be a lapse. Okay, hindi naman automatic na magiging administratively liable sila if they have done also their part. Okay, the proper implementation of the law. Kasi ang mabalin nga, you put on blame to them, okay, na kahit na sabihin natin na it's their obligation, but then again, if they have done what is being required by the law, okay, but despite performing what is required by the law, there are still lapses, so it depends upon the surrounding circumstance if they could still be made liable or not. In that case. Okay, so dapat din kasi yung sa handbook, it will discuss their anti-child bullying policy. Dapat nandun yun. Okay, so that is their, and they, like for example, the economy tatay, if what if that happens outside the school? So if that act of bullying that was done outside of the school, okay, sabihin natin outside, sa general rule, hindi na involve, hindi na dapat involve yung school dyan, kasi minsan naririnig natin sa mga not all teachers naman, some of the teachers sasabihin niya, sige, mag-away kayo, pero mag-away kayo dun sa labas ng eskwelahan, huwag nyo kaming idamay. So, mga gatidig secret. Ngamnugit kita, once the child or the victim will report to the school, it is the obligation of the school to maintain a record or report on that matter or statistics of the yung reports on bullying. Ito lang kasi ang downside naman, di ba? They're required to make a report or to make a record on incidents of bullying. Eh lang kasi ginagawa naman na kasi itong performance matrix on the part of the teacher na kung meron kang kaso ng bullying, eh mababa ang performance evaluation mo, iba naman. Kaya siguro yung mga teachers naman, they are somewhat they tend not to report it anymore kasi it will damage also their performance or the school as a whole. Diba? So hopefully this will be threshed out. This issue should be threshed out properly na itong Anti-Bullying Act of 2013, including its IRR, is not actually intended to determine yung performance of a school. Diba? Sana hindi naman ganun. Yung tayo lang ay, we are obligated by the law to implement it.
that we will have a bully-free school, and that children are there to study and not to cause harm to one another. Yun lang naman siguro bottom line. Wag yung we tend not to report okay cases, or we do not entertain reports pertaining to bullying. It's because it might affect our performance. So isipin nyo na lang sa ating mga nagtatrabaho din sa paaralan na what if that happens to our child? Kung nangyari sa ating anak at yung eskwelahan, napakagaan lang ang take nila doon sa ganong mga reports na they tend not to report it anymore because unang-una, it might affect the performance of the school. So, ano naman ang feeling mo kung ganun yung the way how we implement the law? Diba? And it would be also unfair, kaligiti masiknan niya, parents and their children, if such is the case, manosuro, siguro that they are taking the situation in a negative manner, because the intention of the law, apabogado, is to impose discipline as a way of laying down possible policies of school administration to impose discipline to their students and their pupils. So siguro that there are many ways to also resolve matters that is not that will not affect the image and the performance of the school. Yes, sir. And one thing pa, when they will address, diba, if they will successfully address that issue, so it will also bring pride back. It will bring pride back to the school, diba? Kasi a better situation. Ang galing pala nilang mag-implement as to the ang galing pala nila as when it comes to the implementation of this particular law. Diba? Parang ganun yung image naman ng school. So, yun nga, yung sabi ko nga kanina, diba? Yung sabi mo, sir, yung liability of that child. Sino ang magsusolder? So, sabihin man natin na you will not be directly, you as the part of the school will not be personally shouldering, okay, the monetary liability of that child or the civil liability. Pero yun nga yung sabi natin, di ba, under the law, you might be liable administratively. You will be imposed administrative sanctions for failure to or if you have lapses in the implementation of this law. So sa ating mga teacher, siguro we need to go over our responsibility under the law, like particularly the coming up with the anti-child bullying policy, and at the same time provide including this in your handbook, which will be provided to both students and parents, para alam naman nila na they have that responsibility also. Na yung obligation to keep the school bully-free is not a primary concern of the school alone. Ba? It should be two-way thing. Pati rin yung mga estudyante na nag-aaral dyan and the parents as well have also that responsibility. So dapat considering na sa nangyari na yan is the schools are now aware that at the start they should already have this anti-child bullying policy, adapting the law, and that should be embodied in their handbook. Okay. So if there are cases arising from these bullying acts of students, they should also maintain a record for proper statistics. Kasi ito, yung ating kasing statistics will also serve as a basis for future improvements of the law. Kasi baka maya may na-miss look out din ng law dahil wala pa namang mga statistics that would serve as a basis. Okay po, Bogado. Medyo nasobrang talete oras. Nakapimpintas tayo ito
labing pindas kumapay na dito may involved nga dito other sectors in the school or the PTA for interaction. At least dati abogado nga may guide ka nakwada on the proper application of the law may panggap the Anti-Bullying Act of the Philippines. And in that, abogado, agyaman kami manin iti oras nga indanumi ka na kami. Amumi nga doon iti agdingdingig kanagbuy-buy ka na kami iti Facebook kanagdingdingig by live streaming iti reto yung malem na I hope and we expect nga babayan ka rito yung frequent issues that is being discussed in our program. We are guided accordingly. Agapot at dati abogado nga may guide ka rito in the person of Attorney El Reneo Kid Castro, may sa professor iti criminal justice system iti Northwestern University and account officer iti Development Bank of the Philippines. Abogado El Reneo, maraming salamat. God bless po and good afternoon. Good afternoon, Sir Kim Kastamit, dagiti na ayat ngagdingdingig. Timbagmit nga malim, sir. Okay pa. Okay, dito na po tinagabuklan, biting padaunting ramdaman, ken issues, issues ngayon tayo dinakama na po kaniting programa itamalim, as usual with our professor and lecturer in the person of Attorney El Reneo Kid Castro. Maraming salamat, God bless, and mabuhay po tayong lahat. Sika, Ken Tilintek.